Ibinalik na po kaninang umaga sa Naga City, Camarines Sur, ang labi ni DILG Secretary Jesse Robredo. Maraming sumalubong sa pagbabalik ng labi ng kalihim sa Naga City Hall para magbigay respeto sa yumaong opisyal. Mula sa Naga City, may ulat on the spot si Joseph Mora. Joseph? Kasalukuyan nga ay may ginagawang banal na misa para sa mga labi nitong si DILG Secretary Jesse Robredo. At bandang alas 11 siya dumating dito galing sa Manila. Doon ko at sinalubong siya ng maraming taga-Naga. Yung iba dito mga nakabasikleta pa ano, doon sa account nitong si Undersecretary for Presidential Communication Manuel Quezon III. Ay may mga yellow ribbon yung mga bahay dito sa Naga, yung dadaanan noong hearse nitong si Secretary Robredo, at may mga nakabisikleta pa na sumabay doon sa convoy ng mga labi nitong si Secretary Robredo sa pagdating niya dito sa Naga City, kasama ng hearse itong pamilya nitong si ng kalihim sa pangunguna ni Attorney Lenny Robredo. At sinawag nga nitong si Quezon na true people's homage yung ginawa ng muling pagbigay galang ng mga taga-Naga para dito sa kalihim. Si Secretary Robredo ay naging mayor ng Naga City for 19 years. Pagdating naman sa dito sa Naga City Hall, ay binigyan ng kalihim ng arrival honors ng PNP sa pangunguna nitong si PNP Chief Nick Bartolome. At nakita rin natin dito kanina itong si Senador Joker Arroyo. Alam mo yung mga tao dito sa Naga City Hall during the arrival honors, no, yung iba ay talagang naluluha pa at yung iba ay umakyat pa sa puno para makita ng mahusay o mas maganda yung vantage point nila para makita yung ginagawang arrival honors para sa dati nilang mayor at kalihim ng DILG ngayon. At yung public viewing, ito yung mga schedule ng public viewing para dito sa mga kababayan natin na nasa Naga. No? Dalawang beses yan ngayong araw. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon at saka alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi mamaya. Mamayang gabi ay may necrological service na iaalay para sa kanya yung lokal na pamahalaan ng Naga. Overnight lamang dito sa Naga City Hall itong mga labi nitong si Secretary Jesse, at lilipat siya sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peñafrancia, yung tinatawag nilang Basilica dito sa Naga City. Doon naman nanatili yung kanyang mga labi hanggang doon sa pagtatapos ng state funeral sa Martes, August 28. At sa August 28, para sa mga taga-Naga po, ay special non-working holiday para mabigyan ang pagkakataon yung mga taga rito na makadalo doon sa paghatid sa huling hantungan na nitong si Secretary Robredo. At Martes ay inaasang darating si Pangulong Noynoy Aquino dito sa Naga at magbibigay siya ng eulogy para sa kanyang kalihim. June Maris? Joseph, malaman lang natin kung na-fix na ba yung schedule, kung anong oras yung libing, anong oras alis yan sa katedral, papunta dun sa paglilibingan, o dun sa cremation pala, rather. More or less, meron ng binigay na general outlook, no, for today and then hanggang Tuesday. So Tuesday, alas 10 magsisimula yung final mass para bago siya ilibing, at pagkatapos nun ay dadalhin siya sa crematorium ng Imperial Funeral Homes para doon ibigay ni Pangulong Aquino yung Philippine National Flag sa may bahay nitong si Secretary Robredo na si Attorney Lenny. And then after nun ay idediretso na yung kanyang mga abo doon sa Eternal Memorial Gardens na medyo kalapit lamang noong crematorium, pero hindi na yun open for media. Yung magiging pribadong event na yun para sa pamilya Robredo. So more or less by Tuesday, ay bago makahapon, ay matatapos na itong state funeral honors na ibinigay para kay Secretary Robredo, June. Joseph, anong mga aasahan natin dun sa funeral march mula dun sa katedral nga papunta dun sa crematorium? Wala pang ibinibigay na ganyang ka-specific na detalye yung palasyo, no, kasi it's the palace that's handling yung schedule nitong funeral honors para kay Secretary Robredo, no. But what we know is that yung si Presidente Aquino ay magbibigay ng kanyang sariling eulogy, kasi nakinig na natin yung eulogy ng mga kasamahan nitong si Secretary Robredo sa cabinet, no, yung mga iba't ibang mga secretaries ng ating departamento na nakatrabaho nitong si Secretary Robredo. Now it will be pagkakataon naman nitong si Pangulong Aquino para magbigay ng kanyang eulogy para sa kanyang kalihim ng DILG, June. Joseph, dahil naging ama rin ng lungsod itong si Secretary Jesse Robredo, inaasahan ba natin yung talagang buhos ng tao sa kalye dun sa araw ng cremation?
Mas lalo siguro dyan kasi ngayon pa lamang na umuwi itong si, umuwi so-called itong si Secretary Robredo dito sa Naga, no? Galing nga dyan sa Metro Manila, ay yung mga tao talagang lumalabas ng kanilang mga bahay, yung mga nasa ospital ay lumalabas ng kanilang mga ospital para masilapan yung pagdaan nung hearse kanina mula dyan sa airport, sa Naga Airport, papunta dito sa Naga City Hall. So I think there will be an outpouring of expression of support for the Secretary, lalo na sa Martes, kung kailan siya ihahatid sa kanyang huling hatungan dyan. Live mula sa Naga City, maraming salamat, Joseph Morong.